Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagkalat ng balita na may ipinamigay siyang anak. Anak, mag-iingat ka ha? Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Munting Channel. Wala nga ang kaalam-alam itong si Moira sa kanyang paligid na nakamasid na nga itong si Regan dito nga sa kanya. At nang magkita nga sila dito ni Yvonne ay dito naman na isinasagawa ni Regan ang pagbibideo dito sa pinag-usapan ni Moira. At dito nga sa reporters na ito at nasabi nga ni Moira na kinakailangan nga daw na hindi malaman ni Giselle na may kinalaman itong si Moira sa nangyaring pagkalat ng kanyang sekreto doon sa nagkaanak itong si Giselle sa US at nagawang ipamigay. Kaya laking gulat naman ni Regan nang marinig niya mula dito kay Moira na siya pala ang punot dulo na kumalat ang video. At dahil dito, agad naman na tinawagan din ni Regan itong si Annalyn Santos upang ipaalam dito sa kanya na alam na daw niya kung sino ang nagpakalat ng nasabing sekreto dito nga kay Giselle. At dito naman din na kinagulat din ni Annalyn ang balita ni Regan na ito palang si Moira. At matagal na nga ang kinutuban itong si Annalyn na wala naman daw ibang may galit din dito kay Giselle at kundi ito nga si Moira. At dahil dito, sinabi ni Annalyn na isend na lamang daw dito kay Giselle upang makita din ito at malaman na itong si Moira ay hindi karapat dapat na mapagkatiwalaan dahil isa nga itong traitor. At dahil dito, natanggap naman ni Giselle na talagang ganun ang buhay, na hindi naman daw niya kasalanan kung nagawa niyang ipamigay ang kanyang anak. Dahil na rin sa payo ni Don Pepe, natanggapin at buksan ang kanyang puso at isipan na huwag daw magpapapikto sa mga naninira nga sa kanya. At dahil alam na nga ngayon ni Giselle kung sino nga ang nanira sa kanya, dito naman yan siguro mapapalayas nang wala sa oras. Ito nga ang si Moira dito sa Apex at naghahangad pa rin itong si Moira na maagaw daw niya itong Apex dito naman kay Giselle at lubos-lubusin na nga daw habang busy nga itong si Giselle na nakipag-meeting sa mga iba pang kasosyo ng ospital na ito at lalo pat nakahintay na nga itong si Bautista na kukunin daw ni Moira ang shares upang ibigay nga sa kanya para naman matanggalan nga ng koneksyon itong nga si Giselle. At dahil dito, tinawagan din ni Zoe itong ang kanyang ina na nakarating na nga din itong si Annalyn sa US kung saan nagkasalubong ang dalawa. At dito tinanong ni Zoe itong si Annalyn na kung ano daw ang ginagawa niya dito sa US at ano pa ba ang inasahan dito ni Zoe kundi ang makasama ni Annalyn itong ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. At kinakailangan daw na magawa ng paraan ni Zoe upang hindi matuloy na makalapit itong ang si Annalyn doon sa kanyang ama na si Dr. Tanyag. Kapag nangyari daw iyon ay masisira daw ang mga plano ni Zoe at Moira dito nga kay Dr. Tanyag. Ano nga ba mga posible ding gawin ni Zoe? Itatago nga ba niya itong passport ni Annalyn o baka itong bag ay itatakas niya? Kaya yan po ang ating pagkatutukan kung matuloy-tuloy na nga ba makarating itong si Annalyn doon kay Don Pepe at ng kanyang ama. At ang ating pinakahihintay na susi upang malaman ng lahat ang cellphone nga dito ni Dr. Tanyan. Yan lang po at marami pong salamat.